Binaboy na po ang ating pagkatao. Personally, hindi po ako sumagot. But if you are, you know, credit grabbing, pati ginagawa ng MP ng boss ko, i-credit mo. I will correct you. I will school you. I will educate you. Pinersonal nyo na ako, sinira nyo yung pagkatao ko, hindi ako sumagot. Because I'm focused sa task ko sa US. Ngayon, pati yung mga ginagawa ng ano, ng boss ko, ng MP promotions, pati yun, aangkinin mo? Aba, di ba? Maglabanan tayo ng evidensya, evidence, state facts. Mga kaibigan, ito lang eh. Buong industriyan sa Amerika, inaano tayo, ina-appreciate tayo, kinokomment tayo, tas hindi ko alam, may isa pala dito, you know, kumbaga, without any valid reason, ano na pala sa atin? May ginagawa na pala? Pagkatapos may gagawa sa ating ganun, ginawa na natin lahat ng best natin. Ah, pero anong ginawa? Pinabayaan ko muna. Pinabayaan ko na lang. Pero hanggang ngayon mga kaibigan, pati yung mga simpleng ano, kinikredit grabbing nyo, ako ang may dahilan kaya ganyan. Maglabas ka nga ng ano, maglabas ka nga ng ebidensya na ikaw nagpalipad sa akin. Mga idol, ginawa ko lahat para sa kanila. Ngayon, lalapit-lapit kayo sa akin. Akala ko ba yung litanya mo, sino ba yan? Sino ba siya? Diba? Sino ba yan? Ano bang papel niya? O ngayon na you know that, that something is going on, kukontakin mo ko. Kung kailan huli na. O ngayon mo nare-realize yung aking ano, ang aking trabaho. Na alam mo naman talaga pero pinapalabas mo sa ta. Sinira mo ko, bro. Diba? Pero salamat na lang sa Diyos dahil totoo yung sinasabi, you cannot put a good man down. Eh yung mga screenshot niya, mga kaibigan, sinisend sa amin. So alam na namin lahat ng pakay mo. Alam namin lahat ng ginawa mo. Alam namin lahat ng galaw mo. Na gumamit ka ng mga tao para tirahin kami. Eh hindi ka din bro marunong ano, nakibagay. Tinabla mo yung mga tao na yun. Ngayon kumakatok sila sa amin, nagsusorry. Ine-expose ka ngayon. Yari ka ngayon. Hindi po si Badaratel isang kalabang ko. Okay kami yan. Tama, Young Red. Isinorender ko na po sila, mga idol. Matagal na. Nakamubo na tayo, masaya tayo, and we have a lot of projects ahead. O ngayon, they know that they effed up, mga idol. Ngayon, kukontakin nyo ako. Tapos, ipagmamalaki nyo dun sa isang channel, kinukontak ko nga siya para kumustahin lang eh. What? Kinukontak mo ako para kumustahin after all that you have done to me? And grabe yung timing ha, kung kailan nakaramdam ka na you messed it up. Tapos ngayon, kailangan mo ng tulong ko. Nasaan na yung sino ba siya? Ano ba papel niya? Now you know my work. Ngayon magpapatulong. Sorry. Sorry but sorry. Red R, welcome. I'm happy. Diba? Kahapon sa live ng isa nating kasama, ano yun? Siya daw ang dahilan kung ba't ako sa US. At siya daw, kinukontak daw ako. Ako pa yung papalabasing masama. Pero hindi na. After all what you have said and done to me, after all the screenshot I have read na inuutusan mo mga tao, yung mga inutusan mo na tirahin kami, tinabla mo din. Yun ang mali mo. Dapat you protected them. Okay na kami na lahat kayo magkakampi, tirahin nyo kami. No problem because we're good. Yung mga pinatira mo sa amin, tinabla mo din, ngayon nilaglag kayo. At hindi ko malaman saan yung galit na nanggagaling mo sa akin. Eh, bakit galit na galit ka sa akin? Ako okay, ako personal, lahat ng inano mo sa akin personal, hindi ako nag-fight back. Pero pati yung ano, yung MP promotions na nagpapalipad sa akin, i-credit grab mo, sasabihin mong ikaw yun, pwede ba naman? And now, tsaka ka tatawag sa akin. Tapos papalibasin mo, dahil too late na, diba? My hands are tied. I'm still treating you as friend. But kung ako'y grounded na to communicate, eh you're too late. I'm sorry. Sorry but sorry. Yan, tapos sasabihin, dahil hindi kita sinagot, sasabihin, hindi, tinatanong, kinutawagan ko lang naman siya para kumustahin siya. Wow, diba? Parang, ang sarap sa pakiramdam. And the timing is really the timing is really strange. Ngayon na you know you're starting to feel that you messed up. Ngayon yung malalaman yung worth ko.
Ngayon kayo hihingi ng tulong sa akin? Ano ba yung sinasabi niyo sa akin noon na sino ba ako? Sino ba, ano bang papel ko? Na wala akong ano? You do it sa kakapwa mo? Na wala namang ginagawang masama sa'yo? Ginawa lahat ng kabutihan sa'yo? Ginawa lahat sa kapatid mo ng lahat ng the best niya? Ginanon mo, sinira mo pagkatao? I feel very sorry to you guys because I treated you as a friend. But if you must learn it the hard way, then so be it. Why? Because all of us gave up. Ikaw, all of us gave up on you. Lahat kami ginawa namin ang kaya namin just for you to understand things, just for you to just to remind you that, you know, you need to keep your feet on the ground, mga idol. Pero hindi ka nakinig. You still believe dito sa binuo mong conspiracy sa utak mo. Di ba? Kung nalaman ko lang na nag-live yun, papasok ako doon. Na nandun kang kung ano-anong sinasabi mo, bro. Credit grabbing pa. Kaya lahat ng communication ko kay Sir Sean, hindi ko binubura. Kaya kong i-pull up sa'yo the day na Sir Sean bought me a ticket at sinend niya sa akin. Walang ibang nagsisend sa akin ng ticket na binibiling ticket sa akin, binabayaran para sa akin, all expense paid, Sir Sean Gibbons lang. Sino nagbigay kay Jason ngayon ng visa? Kami po naglakad niyan. Yan po yung nilakad namin na emergency expedite request. Gusto niyo pong ipakita ko sa inyo yung email thread? No one can claim that they do it on their own. Yan po yung matagal nang pinaprocess namin. At nila Boss Choi. Bakit po? Anong issue doon? Ang issue doon sa kanila daw, sila daw nag-import. Hindi lang po, 'di ba po, pito silang magkakasabay. Siya po at sila Coach Joven, magkakasabay din pong inapprove. Kung may pinag-iinitan, sana yung iba nakalipad, tama po ba ako? Kung out of 7 na 'yan, may isang pinag-iinitan, di sana yung anim nakalipad, yung isa na iwan. Tama po ba? Eh yung isang si Coach Joven nga, siya yung siya yung magko-coach kay Jonas Sultan, hindi nakalipad eh. O tapos magbubuo ng ng mga teorya, ay baka ganito dahil ganito. Eh kahit balikan mo yung yung announcement ng US Embassy nung August 2 to August 14, due to COVID-19 restrictions, this and that. Kami po trumabaho niyan. In-email po kami ng US Embassy, sampu ng ni Ma'am Saroncio na immigration partner ni Sir Sean, si Ma'am Leti. Na-approve na po at September 8 yun yung emergency expedite na sinubmit ng Senate. Yan yung bunga ng paghihirap namin, mga idol. Documented po yun. Gusto nyo ilabas ko din yun? Di pa ata nag-thank you, Asho. Walang problema, mag-thank you siya, hindi, I don't care. Hindi po makukuha agad-agad yun. Halimbawa, interviewin ka ngayon, 5 to 7 working days po yan bago ma-reel. Hindi naman po instant yung visa. Okay, approved, tapos ididikit na yung visa. 5 to 7 working days po.